nung March lang siya na kapunta sa Japan. So ano bang ginawa mo nung una? Paano ka nakapunta ng Japan? Ano? Una nag-apply ako sa ano eh, sa POEA kasi ano siya noon eh. Job hiring siya nung time na 'yon, tapos nakita ko lang sa post nila. So nag-apply ako doon. Naka-post sa ano, POEA website. Yeah, POEA. Yes. Tapos after nun, tinawagan na ako. Ano, online ka naka-play sa POEA? Ah, hindi. Ano siya? Job fair siya. Tapos marami silang ano, agency. Tapos nagpasa ako ng ano na resume. Yun. Tapos tinawagan na ako. Mismo nung araw din na yun. Sa job fair talaga, actual. Actual. Okay. Nakita ko lang sa post nila na meron silang job fair, yun. Punta ako. So, ano yes. Advice mo sa mananood sa atin? Maghanap sila ng job fair sa PBA? Ano? Ano lang nila yung sa may dito, sa may POEA, meron silang page doon. Tapos, tingnan na nila kung kailan, kung ano yung hiring sa kanila. O kaya kung meron silang job fair. Yun, pwede silang pumunta doon. Ibig sabihin, ang first step, ang mga viewers natin ngayon, pupunta sila sa Facebook page ng POEA. Yes. Yes, sir. Okay. Pag nandun na sila, tingnan nila yung ma-announcement. Oo, mga announcement nila. Tapos, then, tingnan nila kung ano yung mga hiring sa kanila. Ganun. Kahit wala pa silang anong announce na may job fair, pwede naman silang mag-direct doon kasi marami, dumirekta sa POEA. Tapos, pwede na silang mag-apply doon. Kung ano yung hiring nila. Yung related din sa trabaho nila. Guys, meron silang CEO dito sa POEA pala siya pumunta. Yes. Nag-submit siya ng mga documents niya, katulad ng yes. Ano yung mga documents na sinubmit mo, Norelito? Una, kailangan ng POEA registration, CNR, saka siyempre kailangan passport holder ka na rin. Then PSA, tsaka mga COE mo, kung ano yung apne mo, kailangan related. Senomar. Kailangan pa Senomar. Tsaka, PSA, tsaka yung COE. So, wala siyang training. Yung pumunta ka sa POA, wala ka pang training. Actually, wala pa talaga. Ang training ko is pagka, halimbawa, nag-aral na ako ni Hongo after noon, 3 months kasi eh. After nun, meron ka ng training na, may training ka pa na 1 month after nung sa Nihongo. Yun. Mm-hmm. Tapos, after nun, syempre may selected yan. May selection. Pag na-select ka, after nun, pagdating mo dito sa, diba, okay ka na, nakapag-ano ka na ng Nihongo, may certification ka na, ang schooling for Nihongo, N5. Tapos, Gano'ng katagal yung schooling ng Nihongo mo? 3 months. 3 months? Libre three ba yan? Yung sa akin kasi may bayad siya 21,000. Merong agency na wala silang bayad. Paano ka nakahanap ng agency doon na sa job fair? Sa job fair na. Just job fair. Okay. Yun. Tapos meron silang training pa na, na 1 month. Diyan yun sa Pilipinas. After lang ni Hongo. Yun. Tapos pag okay ka na, na-select ka na. Kasi pag titraining ka lang ng 1 month, pagka-selected ka na. Bawa, tapos mo na yung sa 3 months ng schooling. Ngayon, nasa shortlist ka na. Yes. Ngayon, hintayin ka ngayon ng na kung masi-select ka ba na sa mga employer. Eh pag na-select ka na, merong bibigyan nila ng 1 month na training. 1 month na training. After nun, pag okay na, meron ka na COE dito sa Japan. Pagpunta mo hindi dito sa Japan, meron ka pa ulit na mag-aaral ka pa ng 1 month. Okay. So, anong yes. visa na binigay sa iyo? Training? So, training visa. Ilang taon training. Training visa na nakuha? Mm. So, yun lang.
Tsaka ano, after nung 1 month na pag-aaral mo dito sa ano sa Japan, meron ano, pwede ka nang i-ano, transfer, punta ka na ng ano, sa may kaisa nyo, ngayon, assist ka ngayon doon. Kakausapin, interview ko pa ulit na employer. Then after nun, sa akin kasi, two days pa ako nag-stay dito, nung ano, dinala na ako dito sa may apartment na, yung tinatawag na apato, sa Nihongo. Tapos, ano, 2 days, pahinga, tapos, after nun, start na ang trabaho. Yun na. So, balik tayo, kasi dito, kapag nandito kasi Japan, meron, hindi na masyadong problema ng mga viewers natin yon. So, siguro, ang kailangan ng emphasize, yung paano ka talaga, ano yung mga, I mean, ano yung application process mo nung nasa Pilipinas ka? So, application. Mo kanina, na nanood ka sa page ng POEA. Yes. So, i-advise natin yung mga nanonood sa atin ngayon, hanapin nyo yung page ng POEA, no? I-type lang nila yung ano, POEA. Yes. Ano, ando na rin yung ano yung mga requirements na ano na kinakailangan nilang ano, mga NBI. Kailangan kumpleto pa pati yung ano, first step lahat kung paano ko na ako na NBI, kaya no, sedula, barangay clearance, tapos yung NBI, PSA, Senomar, tsaka passport. Ano pa ba? POA registration form. Meron yun. Oh. Isisili mo. Sino yung macho na nasa likod? Ay, pakita ka nga, Mr. Macho Boy. Oh, pakita ka daw. Oh, dalawa yan sa sinasakit apartment. Lang, na dito na natapos ka maligo. Nakita sila dalawa kami. Trainees. Ano-anong mga skills or specialties na pwedeng mag-apply dyan bilang training? Kayo ay machine operator, di ba? Ano pang pwede? Ano pang mga field na pwedeng mag skills na pwedeng piliin? Dito kasi sa akin kasi, yung sa in-applyan ko sa agency ko, ang hiring nila is driller, construction, caregiver. So, may trailer? Yes. Ano yung trailer driver? No, yung sa ano siya yung machine siya na ano bumubuta siya sa lupa. Ah, yung malalaki siya, malalaki. Hindi ko siya alam kung ano yung ibig sabihin ng driller nila dito sa Japan, kung anong so, trabaho yung driller ang trabaho mo, tapos machine operator, farming meron din, di ba? Ah, meron farming. Actually, meron. Gusto niyo sa farm, meron ding farming. Tapos meron ding food processing. Ah, meron siya. Scaffolding. Scaffolding. Yan. Meron pero, din, ano pa, plastic. Ano yan? Tungkol sa mga plastic products? Yung sa ano, hindi ko nasyadong alam yung isa, ano, ng plastic. Pero kada, ano, karamihan talaga dito sa, ano, sa mga agency kasi na, ano ina, pangalan ano, ng agency mo? Impuel, Manpower Service. Okay lang ba sabihin? Okay lang naman siguro kasi nag-aano nga para mag-apply sila at least maka-add ng applicants. Pakitype ko. O guys, panoorin nyo. Itatype ni guest natin ang pangalan kung saan kayo pwede mag-apply. Ito yung agency sa Pilipinas. Saan siya nag-apply? So, abangan nyo. Tinatype ayan niya. Impuel Manpower Service. Saan yan? Sa may Blooming Creek? Pakitype na rin yung address. Para mahanap nila. Yan. So maraming salamat talaga na may guest tayo na sharing his experience paano pumunta dito sa Japan. Na-post ano pre- ba? Wala nang kikita. Pre, ano yung pangalan nung sa may mismong street nung sa ano, Ipuel? Amoranto? Amoranto. Blooming Street, Amoranto. Amoranto. Ayan. Mayroon ba yan silang page? Meron din. Meron din. Paki-visit na lang 'yon sa may inano.
may inano ko na pangalan ng... Oh, ano yung pangalan? Naka-type na ba? Sandali ha, yes. Mga friends, na-type pa sa may in... Neuralito. Ayan. I-ano nyo na lang yung sa may Infoilman Power Service, then sa may Facebook, meron sila dyan ano, sa may page nila. Ay, naka-post din sa kanila kung ano yung mga hiring nila. Yun. Ah, yun sa Blooming Tree. Mm. Yung sa, ano yan? Street. Yung sa baba niya. Blooming ano? Tree. Amorante Street. Ano yan? Sa may Amoranto Street. Sa may baba, ano yan, Starbucks. Yung ano nila agency is nasa may P floor. Ah, okay. Mm. Yan. May telephone number ba yan? Ah, meron yan, nasa ano rin nila, nasa may Facebook din. Ah, okay. So okay naman yun kasi yung pinsa ko nag-apply din dyan. Mm-hmm. May age limit ba ang pag-apply dyan as training? May age limit ba? Yung sa age limit, wala naman yata siguro. Wala naman. Kahit 40 years old, pwede pa? Parang 40 years old, pwede pa? 35, no? Age limit nila pala. Ah, meron po pala. Meron, 35. Hanggang 35 years old. Yes. So yung mga nagtatanong yan dyan sa ating live, if you are about 35 years old, yes, hindi pwede dito sa experience ni Moralito bilang trainee. Oo. So kung pwede kayo pumunta doon sa website na binigay ko, www.guidegympa.com. Once again, welcome to our live. We are coming to you all the way from Japan and with my guest, Mr. Moralito. Thank you very much. Katatapos lang ng ating commercial. So, nga pala, welcome back to our program. Let's do it in Japan. Yon. Once again, napapanood nyo ang ating live mula dito sa Guma Prefecture and our guest coming from Kumamoto City. Ang kararating lang sa Japan, si Mr. Noralito. Okay. So, kanina, sinabi ni Noralito na nag-apply siya sa POEA dahil may job fair. So, halimbawa naman na walang job fair, nandyan, pinos niya ang kanyang foundation or ang pangalan ng kanyang agency. Parang wala akong nakikita dito. Nakikita ko lang Blooming Tree Amorato. Ah? Amorato wala pa yung ano? Street. Ano yung pangalan ng agency? Infoilman Power Service. Na-type mo ba? Na-type ko na. Ito, ulitin ko na. Sure. Oh, parang hindi yata nakapasok. So, itong malaking tulong po itong mga kaibigan, oh, ang experience ni Moralito, nakararating lang sa Japan, pwede nyo siyang sundin. Pumunta kayo doon sa Blooming Tree. Ayan po, meron na. No? Infoilman Power Services. Yung isko power services. So yung agency po na yan, meron na rin siyang ano, meron na rin yang schooling. Meron silang sariling school. Mm-hmm. Yes. Para hindi na kayo so, pagka nag-apply yung, kayo nung pumunta ka sa Infoil, sinubmit mo yung mga requirements mo. Yes. At kung hindi nila alam kung ano mga requirements, nasa page naman nasa ng Infoil. Page naman. Yes. Okay, so how long did it take you to wait until na-contact kanila na pumasok actually, sa requirements? Mabilis lang kasi hiring talaga kasi dito noon na kailangan sila ng tao. Hindi na ako naging, actually hanggang 1 month lang. Nag-apply ako then 1 month lang. Tapos tinawagan na ako na ano na kami ng employer, tapos interview na. May employer na agad. Mm-hmm. After noon, so, nung in-interview ko ng employer, Japanese employer, after that, anong ginawa mo? Yung pinasa, no? Sinabi sa'yo na pumasa ka. Nag-training ka ba sa Pilipinas? Ay, hindi na. Yung training nila, ang pre-tag doon sa may training 1 month? PDOS? Hindi, yung ano yung training? Yung tayo nila, Rentis? Terminology. Ay, terminology pala. Meron kami actual o ma-terminology nag-aaral lang kayo. Yung magkakasama lang kami sa isang apartment kung paano kami
ano, yung mga sistema kung paano. Diba? Kasi pagdating mo kasi dito sa Japan, kung sino yung kasama mo doon sa, ano, sa nasa lake na yun, bawa, kagaya ko, sa construction, bawa, tatlo kami. Ngayon, magsasama-sama rin kayo doon sa may, dyan sa Pilipinas, sa isang apartment lang. Tapos, kung paano yung magiging sistema nyo ba, kung halimbawa sa pagluluto, yung paglinis ng bahay, dyan pa lang titraining na kayo. Yung training nila na, ano, na terminology. Kasi, dito sa Japan, ganun din kasi mangyari sistema. Ayan. So, you're still watching our face-to-face live. We call it Let's Do It Japan. Still, we are talking with Mr. Noralito, ang kararating lang na ating guest. March 22, 2023, dumating siya sa Kumamoto. So, sinishare niya ang kanyang experience, paano mag-apply yes. sa InfoWell Manpower Services. So, kung kaya ni Noralito, kaya niyo rin. So, to cut the long story short, advice natin sa mga nanonood, pumunta kayo sa InfoWell Services sa Morato or sa page para makita nyo kung ano yung mga requirements and you can be a trainee dito sa Japan. So, let's move forward. Nandito na kayo sa Japan. Kumusta naman ang buhay dito sa Japan? Ano naman ang kaibahan? Siyempre, excited ka dati pumunta sa Japan. May pagsisisi ka ba? Dito sa ano, pag-apply, pag-trabaho naman dito sa Japan. Actually, talagang, ang buhay talaga dito is, ang gusto talaga dito, puro mga Japanese, kahit sino naman, mga ano, puro trabaho lang talaga. Wala silang, hindi nila sinasayang yung araw na, halimbawa, absent ako kasi pupunta ako sa ganito, gusto ko pupunta sa ganito, absent ako. Dito, hindi naman ganun. Talagang, ano talaga nila, tinututukan nila dito is puro trabaho lang. Kasi sayang ang isang araw pagka umabsent ka. Kasi nga, okay naman kasi sahod dito sa Japan, malaki naman. Kaya, ano naman dito, sa una, pag start mo ng trabaho, kasi syempre, mga kaka, hindi mo alam yung trabaho. Iba kasi yung trabaho nila dito sa Japan. Iba yung trabaho natin dito sa Pilipinas. Iba yung style nila. Sa ganun. Ngayon, kailangan talaga, pagka andito ka na sa Japan, kailangan magalingan mo na lang yung trabaho. Good luck na lang. So, ano advice mo doon sa mga gustong pumunta sa Japan? Siyempre, sa Japan, mayroong magluluto sa'yo. Pagdating mo ng bahay, pwede kang makumina, yes. pwede kang umupo manood ng TV habang yung nanay mo o kapatid mo ay nakluluto para sa'yo. Pero dito sa Japan, iba. Hello, si Mark, nandyan sa likod. Isa rin yan, mag-share ng experience. Mag-guess siya bukas. Ang guest natin ngayon si Nora dito. Shoutout kay Munting Kusina, Irene Fakti Bar. Bago tayo natin ipagpatuloy ating pag-uusap, mag-shoutout muna tayo kay Berms, Ubaldo, si Romel Lulusin, thank you very much. Si Irene Fakti Bar, Nelson Largo, JM Makasalok, Sherwin Dimaano, Dennis Tolentino, Sherwin Abraham Amel, Dolly Gel, Arnel Robisora. So lahat last meet ko yan. Sa atin. Thank you very much. So, yun nga, nagkapunta na si Noralito dito sa Japan. Siyempre sinabi nga, iba talaga ang buhay dito sa Japan compared sa Pilipinas. Siyempre, nandun pa rin excitement. Ano yung pinaka first impression mo nung nasa airport ka, syempre lumabas ka na sa airport, ano yung nabulaga sa iyo na wow, wala na ako sa Pilipinas, nasa Japan na. Ano yung feeling, ano yung kaibahan? Eto no, ano, pagdating mo dito sa Japan, halimbawa, paglapag niyo dito sa Japan, pagbukas pa lang nung una ng eroplano talaga, magugulat ka talaga. Una pagdating ko dito, kasi March yan eh. Ano yan, taglamig. Nagulat ako sa may klima talaga. Actually, nagulat ako kasi sobra talaga lamig. Ngayon, tapos, ano yun, siyempre, no, wala ka na sa Pilipinas, andito ko na sa Japan, maano ka, parang maano yung feeling mo na, yes, natupad na rin yung pangarap ko, andito na ako sa Japan. Masaya. Sa ano, pag andito ka na sa Japan. Ngayon. Mm-hmm. So, sino naman nagluluto ngayon na nagtatrabaho ka? Siyempre, uwi ka sa bahay, sa apartment. Mabuti na lang na may kasama ka. Pero kung halimbawa mag-isa ka, sino ba nagluluto ng pakain mo? Naglalaba, namamlancha? Ano naman dito? Bukod-bukod naman kami. Sa, sa pagkain, ganun, sa pagluluto. Yan.
Pati sa paglalaba. As actually, ang sa paglalaba kasi namin dito, ang uniform lang kasi namin din, isang pantalon tapos isang long sleeve. Yan. Yung jacket ba? Tapos, ano na, madali lang naman laban yun. Every two days kami naglalaba dito. Kasi ang uniform namin dito, dalawa lang. Pero apat siya. Pero ginagamit lang namin is dalawa lang. Ganun. Tsaka ang ano naman dito, ang washing machine naman dito. Ano naman, high-tech naman yun. Automatic, lagay mo na lang yung damit. Tapos, pidutin mo na yung buton. May tubig na siya. Usa na siya, automatic magdadryer na siya. Ganun. May tanong si Nelson Largo, pakibasa. Sir, pwede ba? Ano? Ako dyan, late. Late machine. Operator. Wow. Pwede naman. Pwede ba daw siya maka-apply dyan sa company mo as machine operator? Paki-advise. Anong gagawin? Pwede. Pwede to. Ano? Basta punta ka lang doon sa may page ng Incoil Manpower Services. Then, ano? Kung may tanong ka pa sa ibang ano mo, kunin mo na rin number, nandun din naman yung number nila. Pwede mo silang tawagan. Ayan. Tapos, Mr. Largo.